Do you want to know? Lulutuin natin ngayon ay ginataang dorada, ang pinsa ng tilapia. Weh! Di nga! Duda ka? O, i-google mo na. Joke! Magkamukha lang sila pero di sila magkamag-anak. Mura dyan ug kami ni Ivana. Sus, lubot pa lang. At ito na nga po ang ating mga ingredients. Meron tayong isda, sibuyas, bawang, at luya. Meron din po tayong pechay. At syempre, ang talong. Paborito niyong lahat, mga ati. So, kailangan din natin ng mga yan. So, basa-basa na lang. Mag-init ulit ng mantika sa pan, o di ba parang sumusunod sa galaw lang? Walang measure-measure, pajamba nga, di ba? Igisa ang sibuyas at make sure na naka-on ng kalan. Next, ilagay na ang bawang para sa besmong ng aaswang. O, ipa-change oil na yan. Then, ilagay mo na rin ang luya para sa mga taong tinatrato lang na kuya. At ngayon, ilagay na natin ang isdang dorada. Susunod naman natin ngayon ang gapa. Tansyahin mo lang ate. Tandaan, sa lutong pajamba, ikaw lang ang masusunod. Ikaw ang boss at wala nang iba pa. Charing! Ngayon, dagdagan na natin ang tubig. Idagdag naman natin ngayon ang talong. Oh, nakita mo yun? Nahulog siya sa iba. Parang yung jowa mo. At ngayon, lagyan natin ito ng isang kutsaritang suka. May tatanong mo kung bakit? Narinig ko lang din sa chismis, iwas daw panis. Char! At ngayon, lagay na rin natin yung pechay. Unahin muna natin ang tangkay
since mas matagal itong malipo compared sa dahon nito. Dahil wala akong siling haba, pwede siling duro. Para-paraan. At ngayon, lagyan na rin natin ng pamangka ni Aling Carmencita, ang kapitbahay na chismosa. At this point, pwede na natin ilagay yung dahon. Now, add salt to taste. Asin ka ba? Cause I love you a lot. Huh? Uli. Tikman mo na lang ate, ayon sa iyong panlasa. At jaran! Ito na ang ating ginataang dorada with pechay. Hope you like it! Oh, ano pang hinihintay mo? Kumuha ka na ng kanin para sa in love sa'yo na ayaw umami. Hanggang sa muli! Ciao!